yung mga minions, mga kababayan ng China dito sa ating bansa, sabay-sabay yung pagpapakalat po ng kwentong kasinungalingan po. Binakbakan ang binakbakan yung ating Pangulong Bongbong Marcos po. Inaakusa mga kababayan yung ating Pangulo na nakipagsabuatan daw sa Amerika. May ganon para ipahamak daw ang ating bansa sa gira sa China. So ang gusto nila, isipin natin mga kababayan, tumakbo bilang Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos para lang ipaubos yung mga Filipino sa mga Chinese. Ipahamak yung ating bansa. Sino man maniwala sa ganyang kwento ninyo? Nga. Parang kilala ko niya yan, Mr. Marabillas, yung natanggal niya na. Ganon nga po. Naging ampalayan ang hindi ma-confirm. Natanggal bilang PCO secretary po. O tingnan ninyo ang mga pinapakalat na balita rito. Sabi niya ng isang vlogger na kaalyado nila, showbiz fanatics, matapos makipagsabuatan sa Amerika, PBBM ipapahamak ang mga Filipino. Attorney Trixie may ibinulgar. Kita ninyo mga kababayan, sabay-sabay po yung pagpakalat nila ng ganitong istorya. Kinuha niya yan mga kababayan dito sa programa mismo ni Attorney Trixie Luminous. Ang titulo niya, Our Problematic Foreign Relations. Yun ang dinidiscuss niya rito. Tapos yung ibinulgar mga kababayan ng sinasabi nilang credible source na tayo ginagamit lang ng Amerika para ipahamak ang Pilipinas. Ito po ang Amerikano. Dating US intelligence officer daw siya. Yung diniscuss ko na po sa previous video natin na nagpa-press con sa Amerika purposely para lang sabihin niya mga kababayan na yung Amerika daw po ginagamit tayo para ipahamak sa China. Now, doon sa ating video mga kababayan kahapon, ni-research ko kung saan siya affiliated. Affiliated pala siya kay Xi Jinping. Itong Amerikano, nagaanap buhay kay Xi Jinping. At makulay yung kanyang buhay. So ito po, yung pinalaganap na balita ng Isiminay na mouthpiece nila. May babala, ex-US intel officer sa mga Filipino, ginagamit lang namin kayo laban sa China. Si Scott Ritter po. Nang i-check natin yung background, hindi lang pala supporter ng presidente ng China na si Xi Jinping. Sex offender din pala. Kaya ba naman, anya Mr. Marabillas, magkakasundo sila. Pare-parehas po ang hilig. Mamaya, ibigay ko po sa inyo. Ang unang nagpalagana po ng kwentong ito dito sa Pilipinas, si Mr. Sasot. Ayan po. Sabi niya dyan, Pilipinas na real talk. Na real talk mga Filipino dito. Sinira amats ni Bongbong Marcos ang mga nangwasak ng amats ni Bongbong Marcos. Yan o, for the motherland. Sasrogando Sasot. Si Mr. Sasot po ang nagpapakalat ng balita dito sa Pilipinas. Pinick up niya. May contact siya doon. Coordinated po yung propaganda. Kaya sabi ko nga po, gumagamit na yung China ng mga foreign personalities para lasonin po ang isipan ng mga Filipino at isulong yung agenda ng China rito. Takotin yung mga mamamayang Filipino, siraan yung ating Pangulong. BBM. BBM. Ang narrative nila, isusubo sa gira yung Pilipinas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon mga kababayan. Bakit niya Mr. Marabillas ginagawa ito sa atin, ito mga minions? Yun ang instruction sa kanila ng sponsor nila mga kababayan. Sino pa man yung gustong mag-agaw po ng ating territory sa West Philippine Sea? Kasi sabi ko nga mga kababayan, ang strategy po ng China, sindakin tayo para
Huwag na tayong manindigan po. Tumiklop lang tayo sa kanilang pagmamalabis. Kailangan pumikit lang tayo habang nilalamon tayo mga kababayan ng mga Chinese. Ganon. So, before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Mula po siyang South Korea. Whitening po siya, tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasong-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Subalikan natin ito mga kababayan kasi nagiging seryoso na. Kailangang i-counter natin yung mga kasinungalingan, propaganda po nitong mga minions ng China dito sa ating bansa. Or else, baka malason po ang isipan ng ating mga kababayan, humina ang loob kasi ginagamit nilang strategy, fear-mongering po. Huwag kayong maniniwala na ginagamit lang tayo ng Amerika para sa kanilang interes po rito. Ang Amerika po mga kababayan, katratado natin, legal yung ating alyansa sa kanila. Ang China ang objective po, palayasin yung Amerika kasi bumabalik dito sa atin yung Amerika with the EDCA para buwilo po sila na makapangamkam ng mga territories. Yung buong South China Sea, gusto nilang kamkamin. Kasi nga po, trillion of tons of natural gas ang nandadyan po, untap. And trillions din po ng barrels ng petroleum. So yung ang intention po nila, gusto nilang suluhin po ang napakasama na intention nila, mga kababayan. Pati yung atin, yung West Philippine Sea, gusto nilang sakupin po. At ang deterrence sa kanilang maitim na plano po, ang presence po ng Amerika. Kasi ang Amerika po is a nuclear power. Ngayon, ang linya nila ng propaganda, ginagamit tayo para makipaggira sa China. Wala pong ganong intensyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magpagamit sa Amerika. In-engage niya yung Amerika in other like-minded nations para tapatan po ang pambubuli at masamang plano. I-post back yung China sa kanilang masamang plano. Na-checkmate kasi po ng mga actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi naninindigan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na never niya na isusurrender niya even a square inch or millimeter
ng ating pong territory. Sabi nga niya po doon sa, ano, sa Shangri-La Forum, paulit-ulit niya, pati yung Independence Day. Kaya nag-intensify sila ng propaganda. Filipinos do not yield. With that strong statement, mga kababayan, ng ating Pangulo, gumamit na sa yung China po ng mga propagandistang dayuhan, Amerikano mismo yung ginamit. Ito nga po si Scott Ritter. Hoping, mga kababayan, na maniniwala tayo kasi nagsasalita po, Amerikano, dating US intelligence officer. Pero kilalanin natin po kung sino ito, mga kababayan na taong ito. Affiliated po sa Schiller Institute. Yung Schiller Institute, mga kababayan, supporter ni Xi Jinping. Asa pa kayo, mga kababayan? Ang sinusupport niya, si Xi Jinping, mercenary po ito. At masama ang reputasyon po. Parang yung mga minions nila dito, mga Filipinong hudas na politiko. Masasama ang reputasyon. May mga pagkamanyakol. O di ba? Yung mga kaso dito ng mga pro-China, mga mahilig po, may mga pagkamanyakol. Ganon din po itong si Scott Ritter. So other than ano, mercenary agent ng China po siya, mga kababayan, itong si Scott Ritter na pinos ni Mr. Rugando sa suit. Ha? Sex offender pala ito, mga kababayan. Yan po. Ito yung pinapaniwalaan nila. Former UN weapons inspector found guilty in online sex case. Scott Ritter, chief inspector in Iraq in 1990s. O, kayo na lang ang magbasa, mga kababayan. Hindi ko pwedeng basahin yan. Baka ma-restrict pa, mga kababayan, yung video natin pag binasa ko. Tawag dyan dito sa amin, dusta. Napakabastos, mga kababayan. Ito yung mga credible source na pinaniniwalaan ng mga minions po ni Xi Jinping. Yung mga minions ni Mao Diggs. Pare-parehas kasi po sila. Magkakasundo. Sabi ko nga, birds of the same feather, flock together talaga po. Yan, ito yung pinapaniwalaan po ni Sasot, pagkatapos ni Trixie Angeles, na credible daw itong taong ito. Sabi dyan, he has been a regular contributor to Russian state media. Hanap buhay niya po ito. Tingnan ninyo. Outlet, RT, in Sputnik, He has visited Russia in support of Russia since the start of 2022 Russian invasion of Ukraine. Arrest and conviction for sex offenses. Ritter was the subject of two law enforcement sting operations in 2001. He was charged in June 2001 with trying to set up a meeting with an undercover police officer posing as a 16-year-old girl. He was charged with a misdemeanor, a crime, attempted engagement of the welfare of a child. Ritter was arrested again in November 2009 over communications with a police adico he met on an internet chat site. Police said that he exposed himself via a web camera after the officer repeatedly identified himself as a 15-year-old girl. Charges included unlawful contact with a minor, criminal use of a communication facility, corruption of minors, indecent exposure, possessing instruments of crime, criminal attempt, and criminal solicitation. O ito, susunod po. Kayo na lang ang magbasa niyan kasi hindi ko kayang sabihin yan. Baka ma-restrict pa ang video natin. Credible yung source ni, ano, ni Trixie Angeles. Manyakol. Yan ba? According to a court testimony by 2004, when Ritter stopped attending therapy, he had made an almost daily habit of trying to meet women from chat rooms in cars
or out of the way places so they could watch him. May problema po. Grabe yung pangangailangan. May pagkamanyakol. Unstable po ang kanyang pagkatao. And as an affiliate mga kababayan ng Sealer Institute na pinagmamalaki nila, na-discovery natin sa Wikipedia, nang isearch natin mga kababayan, ang Sealer Institute po is supporting Xi Jinping. Madaling sabi mga kababayan, pakawala siya ni Xi Jinping. Ayan po yung video natin. I-replay ko mga kababayan yung video discussions natin kahapon. Kayo kasi ang ginagamit ng China ni Xi Jinping. Hindi ninyo kami mauuto. Adi agenda ni Xi Jinping ang pinapakalat ninyo sa buong mundo at dito sa amin lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. So dito nagtatrabaho mga kababayan si Scott Ritter, yung nagpa-presscon po para sabihin ginagamit tayo ng Amerika at ni-report ng SMNI. Magkakaalyado sila. O yan po, sabi dito ng Wikipedia. Wikipedia po ito. Pwede ninyong i-search. Wikipedia.org. Hindi ninyo kami mauuto. Sabi dyan, the Sealer Institute is a German-based political and economic think tank founded in 1984 by Helga Sepp Larutz. With stated members in 50 countries, it is among the principal front organization of Larutz movement. Itong Larutz movement, mga kababayan, according to the Times, its aim is to propagate increasingly wild anti-Semitic conspiracy theories. Anti-Israel movement sila po. Ang mga communist po, ganon. Ang kalaban ng Israel, mga kababayan, the Arabs, Muslim Arabs, Islam, the communist, and the atheist po. Ang communist po, walang Diyos, atheist. So, alam na ninyo, mga kababayan, kung saan nakalinya sila. Now, ano yung mga controversy na kinasangkutan nitong Sealer Institute? Sabi diyan, cult allegations. Kulto. Kaya kasundo po ng mga taga Finta Kingdom. Sino may-ari ng SMNI? Ha? Pacquiao. You see, birds of the same feather po, mga kababayan. Siyempre, sama-sama sila. Magkakasundo sa kanilang mga pananaw at agenda. Nagtaka pa tayo. So sabi dyan, on November 6, 2003, a British inquest heard allegations that the Sealer Institute is a political cult with sinister and dangerous connections, which may have used controversial recruitment techniques on Dogan. Sabi dyan, following the 2003 death of Dogan, cult allegations were made. According to the Berliner Zeitung, the Larutz movement in Germany operating as the Sealer Institute, Larutz Youth Movement, yon, had around 300 followers in 2007, and next to Scientology was the cult soliciting more aggressively in German streets at the time. So dyan po konektado itong si Scott Ritter na nagpapakalat ng propaganda na tayo daw po ginagamit lang ng Amerika at hindi tayo at ang Amerika hindi mananalo in any conflict po sa China. At itong Sealer Institute is supporting Chinese President Xi Jinping. Yan po, malinaw. Pakawala po ni Xi Jinping. The Institute supports for Donald Trump, who they said in 2019 was being ousted in a serious coup. It supports Chinese leader Xi Jinping. Malinaw na po kung sino support ni Scott Ritter si Xi Jinping. So nagtaka pa kayo kung bakit po sabay-sabay ang pagpakalat po nitong sinasabi ni Scott Ritter ng mga minions ni Mao Diggs.
Andali-dali po kayo mabuking. Kaya bumanat agad po si ano, si Mr. Sasot, pati si Trixie Angeles. Ha? Ito po, mga kababayan, si Scott Ritter. Paniwalang-paniwala siya. Ah. Pakinggan ninyo ang mga linyada nila ng kwento, mga kababayan. Kapag hindi pa tayo kumilos, darating ang panahon na mamamatay na lamang ang maraming Pilipino. What? Sa kanyang naging exclusive live video, pinatotohanan ni Attorney Trixie Cruz Angeles ang ilang mga revelasyon ng US official patungkol sa DMRA tunay na relasyon paggamit lamang sa Pilipinas para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ito ang eksklusibong pasabog ng former Presidential Communications Chief sa kanyang recent live video. Ganon mga kababayan ang linya nila ng propaganda. Ipapahamak daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa. Saan inireveal din na matagal na raw itong sinasabi noon ni former President Rodrigo Duterte na kahit kailan raw ang pakiusap nito kay PBBM na huwag sanang pakinggan at umanib sa Amerika ang Pilipinas. Ngunit tila dahil sa katigasan ng ulo, madadamay pa ang maraming Pilipino. Ano pa raw ba ang kailangan ng administrasyon para paniwalaan naging recent statement ng US official na ginagamit lamang ang Pilipinas ng Estados Unidos para sa kanilang personal na interes? Bulag raw ba ang Pangulo at hindi nakikita ang nalalapit ng panganib kapag hindi pa ito maksyon at tuluyang kumalas sa relasyon nito sa Amerika? Gusto nila mga kababayan na huwag tayong ano, hihingi ng tulong sa Amerika na ating mutual treaty, defense treaty. Yun ang agenda nila. Para makabuelo po, ang patro nilang China na kamkami ng West Philippine Sea. Huwag kami. Kung patuloy nitong bibigyan ng katwiran ang kanyang pakikipag-alyansa sa Amerika na una nang inamin na ginagamit lamang ang Pilipinas, mas lalong mapapahamak ang maraming Pilipino. Fear-mongering po ang style nila. Dahil mukhang ang Pangulong meron daw ang Pilipinas, hindi na alam kung ano ang tama at mali at kung ano ang mas makakabuti sa hindi. Panoorin ang full interview ng former Presidential Communications Chief na si Attorney Trixie Cruz Angeles na sa kanyang recent live, sinabi nito na mas delikado raw ang Pilipinas kapag hindi nakinig si President Marcos sa babala ng Amerika at patuloy na isaalang-alang ang buhay ng mga inosenteng Pilipino. Hindi po babala ng Amerika ito, mali, kundi ng former US intelligence officer po na ginagamit ni Xi Jinping. Dadawit tayo sa maling alyansa desisyon ng Pangulo. Panoorin ang full video. Ano ba yung ginagawa ng US si Trixie atin? Alam nyo ba, we had 200,000 hectares of virgin forest, but all of that, most of that was decimated, leaving us only 18,000 hectares in the 70s, na yun pa ang in-overlog. At lahat yan, sino ang kumuha ng mga koso natin? Hindi ba yung mga kano? Sinisiraan pong sinisiraan yung Amerika ni Trixie Angeles. Pero nung nasa Palacio Malacanang pa siya as PCO, kamping-kampi sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nung hindi na po hindi siya ma-confirm, nawala na po as PCO kasi pumalpak. Ito na po yung kanyang mga pinagsasabi. Anti-Marcos na po, anti-Bongbong. What? Little bit to Japan. Umalain na siya mga kababayan sa agenda ni Maudigs. Sabay-sabay sila sa pagpapakalat mga kababayan. So ito kay Mr. Sasot. Sabi dito ni Mr. Sasot, quoting Scott Ritter, "During the emergency press conference, the danger of local nuclear war is real and must be stopped." Yun ang niya yung naging pahayag ni Scott Ritter, na ganun din mga kababayan ang pinakalat ng SMNI. Ayan po.
So, iisang tinig po sila, mga kababayan. Coordinated the campaign po, yung kanilang pag-pifir mongering. Pakinggan natin itong sinasabi ng SMNI po. May babala ngayon ang isang dating U.S. intelligence officer sa mga Pilipino kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea, sa MJ Monport. Ayan ba. Pamasama kamakailan ang mga anti-war advocates sa U.S. para bigyang babala ang mundo sa nuclear Armageddon. Sa press conference at na inorganisa ng Schiller Institute, isa-isang pinaliwanag ng mga eksperto at dating mga opisyal ng U.S. government kung gaano kadelikado ang nuclear war. Kabilang sa mga tinalakay ang magiging parte ng Pilipinas kung sumiklab man ang digmaan. Gamit ang issue sa West Philippine Sea, para kay Scott Ritter, isang dating U.S. Marine Corps Intelligence Officer, ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. Ani Ritter, na nagsilbi rin bilang Weapons Chief Inspector ng United Nations, ang issue sa West Philippine Sea ay ginagamit ng kanyang gobyerno para gulangan ng China. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. Punto pa niya, tiyak na mananalo ang China kontra US sa WPS. Paano mananalo po sa in case nuclear exchange ang China? E 500 lang po ang nuclear warheads nila. Ang Amerika po, 5,500. Ubos po ang mga Chinese. Pag sinubukan nila yung Amerika na ating ka-mutual defense treaty, kaya ang ginagamit pong strategy ng China, gumamit ng isang Amerikano, na yun pala, itong si Scott Ritter po, mga kababayan, is working with Xi Jinping. Para ano, takutin tayo rito sa Pilipinas. Kasi ang agenda ng China, pag nandito niya ang Amerika, hindi tayo niyan makakaabante. Na-checkmate po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya inintensify nila yung pananakot sa mga Filipino. Kasi hindi po kaya ng China makipagsabayan sa Amerika. Sabi ko nga po many times, ang style po ng China is intimidation. Pag nadala ka sa intimidation, kasi ang objective nila is to make you surrender without firing a single bullet. Ganun po, Sun Tzu Art of War. So, the Sun Tzu Art of War tactics, mga kababayan, is in full swing dito po sa atin. Ginagamit itong si Scott Ritter para po tayo sindakin. At ito yung pinapakalat ngayon ng mga minions ng China dito sa atin. Yung mga makapiling, Filipino. Kasi yung paninindigan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Filipinos don't yield na niya. Huwag kami, Trixie. Hindi ninyo kami mapapaniwala sa mga pinagsasabi ninyo. Takot lang ng China, kaya gumagamit sila ng intimidation. Anong panama ng China sa Amerika? 5,000 nuclear warheads? 5,500 nuclear warheads? As against the Chinese, na 500 lang po. Kaya nanggagalaiti po yung China kasi wala silang magagawa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang tunay na maisog. Ito siya ngayon, tingnan ninyo ang mga ginagawa ng ating Pangulo. Ngayon naingit yung China. U.S. finalizing plans on infra project for Luzon Corridor. So imbis po yung mga Chinese contractors. Ito yung sinasabi natin. Yung mga American contractors na ngayon. Japanese contractors, mga negosyanteng Australians, South Koreans, yung nagpipiesta po rito sa mga projects ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Nawalan ng negosyo, mga kababayan, yung mga Chinese. Kaya binifinance nila ito mga propagandista para siraan yung Amerika. At nasupla yung maitim nilang plano sa West Philippine Sea. Yun ang napakasakit sa mga Chinese. Kaya sinisiraan po yung relasyon ng ating Pangulo kay Joe Biden. Yan po ang balita. The U.S. is concretizing its plans for the Luzon Economic Corridor, an infrastructure initiative connecting Subic Bay, Clark, Manila, in Batangas. U.S. President Joe Biden made the announcement during the 2024 G7 summit in Fasano, Italy.
The U.S. State Department and USAID pledged more than $14.75 million, subject to congressional approval, to support project preparation and technical assistance for infrastructure development and other strategic programs along the Luzon Economic Corridor. Ah, nakita na ninyo. O di, papa na. Jackpot po yung mga Amerikano rito. Maganda yung strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In exchange ng proteksyon galing po sa Amerika sa ating territory bilang ka-mutual defense treaty natin na matagal na po, 52 years ago. Mayroon silang preferensya sa atin. May special treatment sila sa atin na siyempre magkinabang naman po ng mga negosyo rito. Yung investment, direct foreign investments galing sa Amerika, mas maganda po kasi yung mga investment sa Amerika, mas stable po, pati mga produktong Amerikano, kaysa sa mga made in China. O diba? Yung mga Chinese, pinayaman natin dito, nagnegosyo tayo, naging biggest trading partner. Yun pala yung nakukuha nila na revenues galing sa pakikipagnegosyo sa atin, binibili nila ng mga armas para tayo po ay ibuli. Tama ba yun? Hindi maaari ang ganun. So, silos na silos po si Xi Jinping kay Joe Biden. Dumikit ng dumikit po sa atin si Joe Biden. Tuwang-tuwa naman, siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi inaapi tayo ng China. Ikanino pa man tayo kukuha mga kababayan ng hihingi ng support, hindi doon sa ating ka-mutual defense treaty. Alangan man sa bully. Tama ba? Kaya sinisiraan na sinisiraan po yung ating Pangulong Bongbong. Gusto nang iluklok si Inday kasi no comment sa West Philippine Sea. It is part of the U.S. commitment to accelerate sustainable infrastructure investment through the partnership of for global infrastructure in investment, the G7 flagship infrastructure program. Biden and G7 leaders reaffirmed their commitment to the PGI at the summit. So ito pong Luzon Economic Corridor is said to be the first PGI economic corridor dito po sa Indo-Pacific. Di ba, paborito po tayo ng Amerika? Kaya po nang hindi mapakali po si Xi Jinping at yung mga minions niya rito po sa Pilipinas. Earlier at the April 2024 Trilateral Leaders Summit in Washington, D.C., the U.S. and Japan joined the Philippines in supporting the infrastructure project. O, di ba? Pati yung Japan po. A coalition of investors co-chaired by GIP and KKR and the Indo-Pacific Partnership for Prosperity recently signed a memorandum of understanding to collaborate on catalyzing infrastructure investment. Nagets na ninyo, mga kababayan, kung bakit si Xi Jinping gumamit ng isang Amerikano na dating U.S. intelligence officer para siraan na siraan yung kanyang bansa. Mercenary po eh. Siniraan Amerikano, siniraan yung Amerika. Na ginagamit lang daw tayo, mga kababayan, para sa interest personal ng Amerika, makipagira sa China. May ganun po. At sabi pa, hindi anya mananalo sa China yung bansa namin. So ito na po. Sabi dyan, a U.S. Trade and Investment Agency grant is funding a feasibility study to support the expansion of the vessel traffic management system at 8 to 10 locations in the Philippines. Inggit po yung China. Another USTDA grant is funding a feasibility study in pilot for Energy Development Corporation, a private Philippine energy developer, to evaluate green fire energy technology for increasing geothermal power production. Yung China po, yung mga investments dito po, yung Pugo, nagamit pa sa paniniktik. Tama? Kaya galit na galit po sila pagpasok ng Amerika na booking yung agenda po nila. Meanwhile, Microsoft
Ay, ito pa pala, before that. Sabi dyan, a USTD grant is partially funding a feasibility study and pilot project for Now Telecom Company Incorporated, a Philippine telecom operator, to support the development of a 5G mobile and fixed wireless network in the Philippines. Meanwhile, Microsoft Corporation and its partners committed to investing nearly $5 billion in digital infrastructure, cybersecurity, skilling and other capacity building in Kenya, Indonesia, and Malaysia, and plan for the infrastructure investment and initiatives in Thailand and the Philippines. Support the G7 PGI. So pati po yung kanilang cyber crime dito sa atin with the American company na will invest in cyber security po para matuldukan yung kanilang paniniktik sa atin ay malapit na pong i-implement. Kaya nang gagalaiti po ang China. Nag-gets na ninyo? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong pauuto pagkwento po ng mga taga Finta Kingdom ng tropa ni Mao Diggs. Wala po, lason. Lason po, kasinungalingan propaganda. Not for the interest of this country. Huwag ninyong pakikinggan. Huwag tayong pauuto po sa mga taong yan. Ginagamit po sila ng China para hindi po tayo papalag at yung maitim na plano po sa atin dito sa West Philippine Sea. Isa katuparan po lang nila ng matiwasay. Gusto nila tayong lamunin ng parang natutulog lang tayo. Dapat. Natutulog na nakakulambo. Ganon, mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.